Isang closed van ang tumagilid sa southbound lane ng EDSA Camuning flyover. Ang aksidente ito nagdulot ng matinding traffic. May ulat on the spot si Alan Gatus ng Super Radio DCBB. Alan? Nagtulot na ng napakabigat na dali ng traffic dito sa kahabaan ng southbound ng EDSA sa flyover ng EDSA Camuning. Itong aksidente na kanina'y kinasangkutan ng isang water delivery o isang coast van na may plate number na Romeo Juliet Yankee o RGY546. Ayon dito sa driver na nakausap po kanina, nawalan siya ng control sa kanyang pagmamaneho habang pababa na sana ng flyover at patungo ng sa bahagi ng Taguig, kung kaya't napilitan siya na ibangga sa tagiliran ng flyover yung kanyang minamaneho sasakyan. Pero dahil sa may kabilisan yung kanyang pagmamaneho, ay tuluyan tumagilid ito at tumilapon naman sa kalsada. Nagpagulong-gulong yung mga galon-galon na mga tubig hanggang sa may bahagi na ng iba ng flyover. Yung ilang mga residente naman ay sinaman pala yung pagkakataon na kunin at tangayin yung ilang mga galon ng tubig, at ang sinasabi nila ay sayang daw yung mga nagsipagtapon na mga galon na, ng tubig. Mabuti na lang doon sa nangyari aksidente ay walang ganong nasaktan. Doon kabilang na dito yung mga pahinante na sina Joby Malangot at Alex Simpuge na sakay kanina itong bahagi ng close van. Medyo may katagalan din bago tuloy natanggal yung close van, dahil sa talagang nasira yung pinakatagiliran nito at kailangan pang gamitan ng tow truck at yung iba pang heavy equipment ng MMDA. Rapi? Alan, nabanggit mo yung ibang tao ay kinuha yung mga galon ng mga tubig, at medyo may kamahalan dito mga to, hindi ba? Kinuha pa ba sa kanila ito mga to? Binalikan pa ba sila rito? Hindi na eh, no? Kasi nakita ko yung ilang mga residente nung makita nila na walang kumukuha at sa tabi lang ng kalsada, dahil nga halos hindi alam nung mga sakay nung truck kung ano kanilang gagawin dahil sa nangyaring aksidente. Medyo tuliro pa yung kanilang isipan. Yung ibang mga residente naman na malapit lamang doon sa pinangyaring na aksidente, pinagkukuha. At yung kanina, yung mga tauhan naman ng MMDA, unti-unti na rin kinuha yung mga galon at sinakay na lamang doon sa tow truck at itinabi, dahil sa yung iba nawasak na, talagang hindi na magagamit, habang iba kahit na tumilapon, may mga laman pa rin at pwede pa mapakinabangan. At least, Alan, walang malumanasaktan dyan sa aksidente yan. Maraming salamat sa iyo, Alan Gatus, ng Super Radio DCBB.